Sino ang pinakakinakainisan mo sa squad? Drop me. Hi, I'm Karn. It's me, Em. Hi, Nicole, and you are currently watching The Ken Squad. So, for today's video, mag-random Q&A lang kami. Sasagutin namin ang mga katanungan ng aming friends and relatives. Umpisa na natin. This is Random Q&A with Ken Squad. First question, paano matatanggap ng magulang ang isang anak sa totoo niyang pagkatao? Parang lalim naman nito. So, itong question na to is galing sa aking pinsan. Alam mo kasi, kahit ano ka pa, matatanggap ka pa rin nila kasi magulang mo sila, anak ka nila. Siguro kung hindi ka man nila matatanggap ngayon, dadating pa rin yung araw na tatanggapin ka rin nila kasi siguro nabibigla lang sila kung ano ka talaga. Alam ko may pinagdadaanan talaga tong pinsan ko to. So, wag kang, kahit ganun, wag ka pa rin magkaroon ng sama ng loob sa parents mo kasi parents mo pa rin sila. Ipag-pray mo na lang na sana dumating na yung time na maintindihan nila kung ano ka, kung sino ka, at matanggap ka nila ng buong buo. So, yun lang yun. Cheer up! So, ang first question sa akin ay galing kay Ace, Ace Torres. Hi, Ace! So, ang tanong niya, what can you say about LGBT discriminations? So, ang masasabi ko sa LGBT discriminations ay, first, respect begets respect. Kung rerespetuhin niyo ang mga LGBTs, rerespetuhin din nila kayo. Hindi ko naman sinasabing lahat ganun ang ginagawa. Then, iba-iba din kami ng pananaw sa buhay. Oh my God, natatakot kasi ako magsalita about dito, pero ang masasabi ko lang, kaming mga LGBTs, may feelings din kami. Meron din kaming puso, nakakaramdam din po kami, nasasaktan din po kami, nalulungkot, nagiging masaya, umiiyak, nadadown. So, tao din po kami na dapat nyo rin respetuhin kasi kung pwede lang po na maging strict kami, gagawin namin. Kung pwede lang po na hindi kami maging gay, bisexual, transgender, lesbian, gagawin namin. Pero ito na kami, ito na yung nararamdaman ng puso namin. Kaya kung rerespetuhin niyo po kami, syempre, rerespetuhin din po namin kayo. Wala naman pong magagawa ang pag-discriminate nyo sa amin kasi as far as I know, us LGBTs are strong persons and ang gusto lang po namin ay equality. Natanggapin niyo po kami, na mahalin niyo po kami, na respetuhin niyo po kami. Yun lang po ang gusto namin mga LGBTs. Like I said, respect begets respect. So yun lang po. How will your life be different in a year? Una is, siguro self-love. So, syempre, pag may self-love ka sa sarili mo, kahit na gaano pa kadaming problema na dumating sa'yo, kung mahal na mahal mo yung sarili mo, kung mahal mo yung sarili mo, hindi ka maa-apekto ng dito. Tapos, dito na napapasok yung parang pinakamoto ko sa buhay. Yung problems makes me grow. Tama ba yung drama? Problems makes me grow. So, yun. Kasi, diba, sa bawat problema, madami naman tayong natututunan. Madami tayong natututunan sa mga problema na yun. Tsaka, problema is laging nandiyan yun.
hindi pwedeng mawala yan sa buhay natin. Kaya sa tingin ko, problem makes me grow. Pangatlo is walang inggit. Dapat wala kang inggit sa katawan. Sa buhay mo, wala kang dapat kinaiinggitan. Kung ano man meron sa'yo, tanggapin mo kung ano yun. Kung wala man sa'yo, huwag ka na maghangat pa. Next question. Paano ibalik sa dati ang relasyong nasira? Alam mo, mahirap. Kasi kapag pag sinabi mong relasyong nasira, tapos ibabalik mo siya sa dati, parang mahirap na. Kasi kasi may lamat na siya eh, may lamat na. Kumbaga, ayun nga, may lamat na. Parang kahit mabalik man sa dati, parang hindi na ganun kasaya. Yung basta ganun. Ang mahirap to, paano ibalik sa dati ang relasyong nasira. Hindi ko rin alam kung ano yung ma-advise ko dito. Pero kasi nasira na nga, diba? So, ayun. Nasa sa inyo na lang ding dalawa yan kung paano yung aayusin and kung paano kayo babalik sa dati. Kayong dalawa lang ang makaka-intimity sa isa't isa. So, kayo lang din ang makakapag-ayos niya. Question number 2. Sabi ni Kuya Bing, this is from Kuya Bing, what does pride mean to you? Ang pride, para sa akin, ang symbol ng pride is equality. Pinapakita ng mga LGBTs that we can stand together and no one can bring us down. And we all want equality. Okay? Gusto lang po namin ng equality. Gusto lang po namin matanggap. Gusto lang po namin mahalin. And yeah, yun lang. And for me, ang ibig sabihin sa akin ng pride is being stronger, more as an LGBT, and showing that we exist in this world, and ang gusto lang namin is equality. So, yan. Question number 2. How much do you worry about what others think? Sa akin naman is, I don't care about what they think about me. Kung ano man yung iniisip nila sa akin, kung ano man isipin ng ibang tao sa akin, as long as wala akong natatapakan na ibang tao, I'm happy. Okay, next. Ba't ang photogenic mo? Kinilig ako dun, Ace. So, tanong to ni Ace, friend ko sa amak. So, hindi ko alam. Wala lang. Siguro, syempre wala namang taong gustong kapag magpo-post sila ng pictures nila. Ayaw naman siguro nila yung magmumukha silang tanga. Syempre siguro naangguluhan, aura-aura, ganun. Tsaka sa filter rin, ganun. Oo, gumagamit ako ng filter. And bakit ba sa iba big deal yun, no? Kapag gumagamit ka ng filter, sabi nila, "Duh, kapit filter. Like, sis, di ko kasalanan kung di ka tinablahan ng filter, char." So, ayun. Hindi ko rin alam ba't ang photogenic ko daw. Pero sa video, hindi ako ganun ka. Ang pangit ko sa video, mukha kong tanga. So, ayun. Thank you, Ace. Grabe. Enebe! Ito. Third question from Kathleen Pasqua. Friend ko po siya. Wait, isa-isahin natin, then matami. Kamusta life, Daddy? Okay naman. Masaya ako right now. Motivated, inspired, and yun. Tapos, na-miss mo ba? Na-miss mo na ba ako? Of course, miss na miss na kita. Tagal na natin din nagkikita. Lalo na nag-lockdown pa. And magkaiba tayong school. Tapos, sino mas love mo? New friends or squads? Yung mga friends ko daw, sila daw o kaya yung mga bago kong friends. Ang sasagot ko dyan, wala akong love. Hindi ko kayo love lahat. Wala akong love. So yun, para hindi tayo magka-problema, hindi ko kayo love. Joke lang. Siyempre love ko kayo lahat, di ba? Equal yun. Equal yung pagmamahal ko sa inyo. Yan. Question
For question number 3 is, are you comfortable in your own skin? Oo, comfortable ako. Yes, I'm comfortable. Comfortable ako sa, kutis ko. Kahit na may imperfections man. Ganyan. Wala eh, ito yung meron ako. So, ba't di natin mahal? Ba't di ko mamahalin yung meron ako? So, tsaka kung gusto mo man na magka-clear skin ka, ganun. Sipagan mo. Sipagan mo maging clear skin or kung ano man yung gusto mo ma-achieve sa mukha mo. So, skin mo, ganun. Next question. May jowa ka po ba? Ilan? Daw, Cesar, tinatanong pa ba yan? Siyempre, iisa lang. Ikaw lang. So, ito, tanong to ng jowa kung parang tanga. De joke. So, ayun. Isa lang, di naman ako lalaki, pero grabe naman. Oh, jowa ko siya. Cesar Mendoza. Ano ba? Tama na. Question number 5 from Gilbert. What is your dream profession? So, I've always wanted to be a director someday. I've always wanted to create my own film. I've always wanted to be an artist also. I want to enter the entertainment industry. I wanted to be an artist. I wanted to perform on a theater. I want to make my song. I want to write my own story. My own movie. So, yun. Ganun yung gusto ko. Yung ganun yung dream profession ko. Maging director, maging artist, umasa sa pag-aartista, mag-edit ng film ko, gumawa ng sarili kong film, ganun. What have been your biggest mistakes? Ako, biggest mistakes is ginawa kong mundo yung dapat patre lang. So, yun. Pero, dahil naman dun sa mistake na yun, madami din naman ako natutunan. And nagpapasalamat ako dun sa taong yun na madami rin ako natutunan sa kanila. Next question na. Paano mo na ma-manage ang pagiging tita? So, ayun. Kasi ako, tita na ako. Pero yung mga pamangkin ko, hindi ko kasi sila kasama sa iisang bahay. So, hindi ako ganun ka-stress na tita. Yung iba nasa malalayo, yung iba naman kapitbahay ko lang. So, kung bet nilang makipaglaro sa akin, kapagharutan, go lang naman ako. Okay lang sa akin, ganun. Nilalaro ko naman sila. Wala namang pressure sa akin. Hindi naman ako napipressure bilang tita. Wala lang. Parang di ko nga feel na tita na ako eh. So, ayun lang, Ate Jackie. Next question is from Angeline. Madami rin siyang tanong. Bakit ang ganda ko? Sabi niya. Ang sagot ko dyan, hindi tayo sure. Bakit may bakit? Abay, malay ko. Bakit na-invento yung bakit? Bakit may tanong? Kaya may tanong para makabuo ng sagot. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung kumalili na yan. Do you love me? Of course, not. Joke lang, love kita. Are you still virgin? Yes, virgin pa po ako. Sino yung the best squad mo ngayon o kami? Sino yung the best squad mo ngayon o kami? Siyempre, wala. Kathleen, Angeline. Pareho kayong best. Hindi naman ako nagtitingin na, hindi naman ako nagko-compare kung sino mas best ko. Next question niya is, bakit ang cute ko? Hindi rin tayo sure. Kanina maganda, ngayon cute. Hindi tayo sure dyan. Sino ang pinakakinakainisan mo sa squad? Drop me. Angeline Garcin and Kathleen Pascua. Look! Question number 5. What nice thing can you do for someone else today? Sa ngayon, ang natutulong ko lang sa mga tao, sa mga iba, is yung pagdadasal. Yun na lang siguro matutulong ko ngayon kasi wala naman akong
pera, ganun. Hindi naman ako mayaman. Ganun. Pero hindi porket hindi ka mayaman, hindi ka na makakatulong sa iba. Sa simpleng pagdadasal lang, makakatulong ka. Ano, last question na to. May lakas po ba kayo ng 10 kamay? Ano ba naman yan, Rumen? Sa payat kong to, sa tingin mo may lakas ako ng 10 kamay? Siguro ano, yung pinakalakas ko na ano, nasa 4 na kamay. Depende. Depende sa kung anong gagawin. Depende ko kung sa anong gagawin. Basta ganun, hanggang 4 na kamay lang ako, te. Next question is from Jeneline Hernando. Hello, I miss you, Bes. Miss mo na ba ako? Yun na yung sagot ko. I miss you. Yun yung tanong niya. Miss mo na ba ako? Ang sagot ko, miss you. Sobrang miss na miss ako. Bumalik ka na dito. Layo-layo mo kasi. Question number 6 is, what was the best gift you've ever given to someone? Hindi kasi ako mahilig magregalo sa tao. So I think ang pinaka-best na naibigay ko is yung ano, pagmamahal ko sa kanya. Love, love, love. Next question is from Romel Tenedero, my good friend. Any advice sa mga LGBT members na nadi-discriminate ng sarili nilang mga kaibigan? Ang masasabi ko dito is, ikaw na lang yung umintindi kung dinidiscriminate ka man nila. Kahit na kaibigan mo pa sila, kahit ibang tao pa yan, intindihin na lang natin sila. Mas knowledgeable tayo eh. At kung papatulan pa natin sila, mas parang wala tayong pinag-aralan. So, yun, intindihin na lang natin sila. We all have different thoughts. We all have different beliefs. At malaya tayong sabihin yun. Nasa sa tao na lang yan kung paano nyo i-handle yun. Kung dapat ba o hindi dapat. Kung na-discriminate ka man, intindihin mo na lang. Number 7 is, what is your destination for the trip of your dreams? Ayun nga, gaya nga ng sabi ko sa first vlog namin, ng Ken Squad. Yung gusto kong puntahan is yung Batanes. Isa yun sa bucket list ko. At saka yung ano, makapag-hiking. Yung kahit saan man lugar with this is from Kathleen Lopez, friend ko rin. May chance ba na magkagusto ka sa babae in the future? Like, bet mo ba mag-asawa or magkaanak? Of course, hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari sa future. So, I'm just going with the flow. Bahala na kung ano pwede mangyari. Question number 8. What have you learned from your past relationship? Sobrang dami kong natutunan gaya ng mas na-appreciate ko yung simpleng buhay at kahit gaano man kalaki yung problema, just pray tsaka learn from it. So thank you for watching this video and don't forget to like, share, and also subscribe on our YouTube channel and to get notified whenever we upload a new video. Don't forget to follow our social media accounts. And please guys, do follow me on IG and Twitter at @OreoFitaMarie. Don't forget to follow me on my Facebook, Twitter, and Instagram and I am Carl Angela. So, see you on our next vlog. Bye! Thank you for watching. God bless us all. Sana nag-enjoy kayo. Bye! Bye!